Ito nga lang nakaraan mga idol, itong si LeBron James ay gumawa ng history sa pamamagitan nga ng pag-score ng halos ng total of 36,000 points. At wala pang ang isang linggo mga idol ay gumawa na naman ng kasaysayan itong si LeBron James. Matapos nga ng kanyang mga grabbing performance para nga sa kanyang team na Lakers, nag-average nga siya sa last 7 games niya ng 36 points per game at 58% mga idol sa field goal percentage. Ito ang si LeBron mga idol ang kauna-unahang Lakers player simula ng kay Kobe Bryant noong 2012 na magkaroon niya ng 7 straight 30-point games. At sa kabuuan nga ng NBA mga idol, sa buong history ng NBA, si LeBron James lamang mga idol ang pinakamatandang player 37 years old na umiscore niya ng 7 straight 30-point games. At ayan nga mga idol ang ginawang history neto ni LeBron. Panay 30-point games nga kasi mga idol ang kanyang ginagawa para sa kanyang team na Lakers. Kaya nga ito, history na naman para nga sa kanya. Pero anyways mga idol, tanong ko nga sa inyo, base nga sa performance ni LeBron ngayong season, dapat bang bigyan siya ng MVP consideration kahit nga hindi magandang record ng team nila? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating susunod at panghuling balita na nga, ito nga si Klay Thompson mga idol ay mukhang ready na ngang bumalik para sa kanyang team. Mainit na nga mga idol ang kanyang kamay at mukhang ang walang pinagbago sa kanyang shooting. Ito mga idol, isang footage nga na itong si Klay Thompson ay sunod-sunod ang 3-pointer. Tingnan natin to mga idol. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balita ng NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!